O, huwag mo nang patulan yung mga nang-aaway sa'yo. Hayaan mo na lang. Oo, Patrick. Nakarinig ka ng masamang sinasabi sa kaliwang tenga mo, labas mo sa kanan. Tama yun. Kasi ayun nga. Wala ka namang makukuha doon. Di ba? Patulan ko, laging lalong lalala. Lalala. Hanggang sa pati ako nawapa sa mana. Oo. Gabi nga pag tulog ko dito, lagabong na lang dyan, lagapak na. Binabato ka? Oo. Hi, good morning. Isang makulimlim na umaga po, mga katuwang. At ngayong umaga, samahan niyo po kami ni Papa P. Ayan, kasama ko si Papa P. Papasyalan natin, update namin kayo kay Tatay Willie, yung isang tatay, 80 years old, nag-iisa lang po siya sa buhay, mga katuwang. Ang alam ko, kina Mark and JM ng Kaagapay Vlog, pinagagawan po nila ng bahay sa tulong po ng kanilang kaagapay abroad. And tingnan natin, matagal-tagal na rin po tayong hindi nakakapunta rito kay Tatay Willie. Kaya ngayong umaga, sana hindi kami abuti ng ulan ni Papa P. Kasi makulimlim na po ang kalangitan. And makausap natin, matingnan natin ang kalagayan po ngayon ni Tatay Willie. Tara. May kulog at kidlat na rin. Salamat naman, kahit papaano po, mga katuwang, maiibsan po yung sobrang init. Ang hirap matulog sa gabi, no? Pagkat sa sobrang init, kailangang buhay ang mga electric fan. Dahil kung hindi, di ka makakatulog, mga katuwang. Kasabayan pa ng brownout, kaya minsan ang hirap matulog, kaya karamihan po sa atin mga puyat. Kaya ngayon parang uulan. Salamat naman kung ganun. Tara. Ako, wala na rin sina Jojo saka sina Colin. Ang alam ko, umalis na rito sa probinsyang ito ng Camarines Norte. Nasa Albay na raw, doon sa dating lugar, pinanggalingang probinsya. Pero dito rin sa Bicol, doon sa Albay. Yun ang alam ko. Kaya wala na dito sa lugar na to sina Juju and Colin. Yung dating bahay nila, wala na. May mga motor na naka-park. Ayan. Wala na nga. Sana si Papa P, bilis! At pumapatak-patak na yung ulan. Sana hindi tayo abutan ng malakas na ulan. Mega love shout out sa lahat ng ating mga kagapay ang katuwang abroad. Ating mga followers and viewers. Nakikita ko na, natatanaw ko na yung bahay ni Tatay Willie. Ayun, wow. Na yung bahay ni Tatay Willie. Kakaway. Kumakaway na sa amin. Nakita na ako. Tay! Gandang tanghali! Kumusta kayo? Wow! Okay na. Tapos na ang bahay ni Tatay Willie. Paano makadaan dito? Wala na yatang mga binababa lang ito. Ha? Binababa lang ito. Ayun talaga. May gate ka pa. Puro lang sa mga baka. Oo nga, kasi yung mga tanim mo kinakain ng naarasin siya. Mga kalabaw at baka, no? Dapat yung mga nandito naman itali. Tay Willie, damit ka. Wow. Sana itali naman nila yung mga alaga nilang baka at kalabaw dito. Kawawa naman si Tay Willie, kinakain ng mga tawag niyo mga alagang hayop yung kanyang mga pananim dito.
ito lang yung kanyang inaasahan. Wow, tapos na ang bahay ni Tatay Willie. Kumusta ka, Tay? Okay na sa tulong ninyong boyfriend at sa ano, lalong gumanda rin yung bahay ko. Ng mga Sigurado ka na dito? Kasi kahit dumaga ko yung signal number 3, palagi ko hindi basta-basta ito masisira. Oo. Oh. Kasi motivate-tibay na ako. Ganda, tapos na. Kasi malaki pa salamat ko sa inyo at ano po? Malaki pa salamat ko ako sa inyo at saka doon sa nagtulong sa akin ito na ano, nagbigay sa akin ng ano, mga gamitong gamit. Kaya malaking pasasalamat ko. Kasi hindi ko kayang magpagawa ng ganito. Kumusta yung ano, paghahanap buhay niyo tayo sa gubat? Ayos naman ko, ito ngayon minsan may madalang-dalang, may napakakuha sa akin. Hindi ako nakuha at para kasong nakakahalatan ako, niloloko na ako ng mga iba dyan. Kasi hindi ako binabayaran. Nandiyan na ako yung order ninyo, wala naman yung pangbayad ninyo. Mag-o-order sa'yo, kunan mo ng kawayan sa gubat. At saka yung tapos mahalin. Pag na-deliver mo na, hindi ka babayaran. Lagi kayo naman sila, kung basi yung kwan lang, wala pa sa kalahat o sa inorder nila. Halimbawa, 200. Mabigay lang na 50. Tapos? Ay, hindi na ginamagdagan. Patagalan na? Wala na, hanggang maisang buwan na, hindi mo marag-iintindi. Ako pa nga inaaway. Pati ka inaaway kayo? Oo, at pan. Naniningil kayo? Naniningil ako. Dapat hindi mo sila sinisingil. O yun. Kung alam lang nila yung hirap ng pagkuha ng kawayan sa gubat, napakahirap nun tayo, Willie, no? Ay, ito namang na ito dito yung bagong dating ko, actually, wag kong tagasahan yan. Minsan, nagdadaan dito yung mag-asawa, nagwawala. Ibigin talaga nila ni Willie yan, bahay niyan. Yung mga sigaw dyan sa urban, hanggang nyo nagawa nito, minumura yung mag-asawa. Ewan ko ng pangalan. Iyahan mo na lang, isama mo na lang sa dasal mo bago ka matulog. Sana maliwanagan yung kanilang isip. Wala naman kakong ginagawa sa kanila dahil may formula sa akin. Eh, ito naman ang hindi naman nakikialam sa kanila. Kaya sabi ko, bahala nang panginoon sa kanila. Kala ko, wala akong ginagawang masama sa kanila. Tama yun tayo, tama yun. At least may bahay ka na, no? Oh, patrin. Maayos. Ayun. Ayun. Nakaano pa, ha? Saan ka nagdawa ng dutuan? Ha? Dito na ako nagdawa-dawa ng pag-aaral. Ah, dito? Oo. Saan ang daan mo niyan? Dito. Ah, dito? Oo. Oh, okay. Kasi kung may ako sa loob, may mutin yan. Ah, okay, okay. So, dito ang dutuan mo, Tay? Oo. Dawa ako ng panibago at para mataas-taas ka. Ayo, parang may dirty kitchen ka dyan, ano? Parang ayun, dyan, ano? Ito na lang kaso yun ang tambaka ng panggatong. Tama naman, oo. Kasi kung magluluto ka sa loob, sayang, baka mangitim yung... Mangitim pati yung dingding mo. Tsaka mainit. Mainit sa'yo dyan sa loob pagka dyan ka magluto. Tama yan sa labas. Kung mamalasakit ka ito yung mga binibigyan ninyo sa akin. Kasi... panit pagka ko na yung maagaw na. Tama. Yeah. Oo. Kapapisan yung chinelas ni Tay Willie. At yung suot-suot ng chinelas ni Tay Willie, sira na, oh. Bigay mo. Well, talaga si Tuwa. Oo. Well, may ano pa. Kasi sira na yung chinelas mo. Sakto ba? Yung sakto. Oo, saktong-sakto. Ito yung man, hindi naman ito siya kuhan, inano ko lang ito, kabilaan na yung ano po, istutin ko. Oh, ito nga yung chinelas mo, sabi ni ano, ito. O, kabilaan na, may ano pa, may tali pa. Di ba? May tali. Ano sa, itong suot-suot mo, hiram mo yun. Hiram ko dyan sa taas. Ito. Hiram mo to. Kanina mo hiram. Doon sa asawa mo naggawa nito ay. Kasi sabi nga, kabilaan na mo ng istutin ko, ay kuha, really. Naigil ka po may sa pinaman sa paglalakad.
Si Beb, babalik mo na yan. Sinauli mo. Nasa uli mo na. Mamayang hapon. Hapon. yung asawa nasa trabaho yata ngayon. Oo po. Kaya, ako pa rin ay malaking, hindi ko maintindihan kung paano, basta ang nasa itaas nila ang bahala sa inyo at dun sa nag-call sa ako na, ano, kasi sabi ko, yung mga taong gaya na may mabuting kalooban ay dapat dumami pa. Bigyan pa silang lakas na kwant ng Panginoon Diyos. Kasi bibihira ng taong gaya na ano, magtulungin sa tao. Ngayon na panahon. Yung iba nga dyan, iba hindi nga dyan. Na nga nakakatulong, nangaaway pa. Nangaaway pa. Di ba? Sabi ko, kung naman wala akong ginagawang masama sa kanila, huwag lang ako nilang saktan. Kasi baka ibang usapan yun. Bakit galit sa'yo, Tay? Naiingit nga. Marahil, pwede sabi ng iba dyan sa akin. Naiingit sa'yo? Oo, kuha ng naganda na nga yung bahay ko eh. Ngayon lang naman yan. Nang baguhin itong bahay ko. Yun. Nag-inuman yung mag-asawa doon. Pagbalik dito, nagwawala na yung mag-asawa. Wala ka namang ginagawa mo sama. Yun nga, ang iniisip ko. Ngayon ay kaya palampas ko lang sa kabilang tayo ko at ayaw kumaging masama ako. Ayan mo na lang. Kumain ka na, Tay? Mayroon pa ako dyan. Anong oras na ba? Ano na, oh, alas 10:30 na ng tanghali. Kasi yung sinain ko kaninang kagabi, ngayon yung tira, yun na pinapanamhalian ko. Yung tira? Oo, yung tira. So yung ginagawa mo, Tay Willie, sain ka sa umaga, yung tira hanggang tanghali, kapag ka sinuwerte hanggang gabi pa. Hindi ko na ano, hindi na ako na ulit na magsain. So sa umaga ka lang nagsasain? Tanghali lang hanggang ano. Yung ano, yung tanghali hanggang kuno yun. Hanggang gabi. Gabi. Okay. So, sa umaga ka nagsasain? Oo. Ulan na, Tay Willie, oh. Tama yung ulan para madilig naman yung mga pananim mo, ano? At yung iba ko yung mga panta, mga ano, nagkamalata. Dahil sa sobrang init, ano? Oo nga. Salamat sa Diyos, napadalo mo si boyfriend dito. Sabi ko nga, matagal-tagal si boyfriend din napapadalo sa akin. GM. Ha? Si GM po ang madalas dito na napapadalo sa akin. Kaya... pasalamat po ako sa anak mo kay GM at laging binibisita ko dito at sa iyo, boyfriend. Ipagawa natin tong kusina ni Tatay Willie kasi pangit naman tingnan na ganito siya. Pagka papasok si Tay Willie na kayuko, parang kasing laki lang to kasing taas ng kulungan ng aso. Buti si Papa P, hindi masyadong problemado dyan, oh. Alas kunting diferensya lang. Maliit. Ha? Maliit. Oh, yung kusina, lutuan ni Tatay Willie. Tataas ko yung lutuan, baka naman gumapang yung apoy. Oo nga. Kasi baka pagdating ko, wala na kumatulugan. Oh, kaya maingat, pray mo, Tay Willie, na sana pagbalik namin, maipagawa naman namin yung kusina mo, no? Kahit Papa, may lalagyan lang dito ng Tay Willie dito, oh. Sumbi pag ganyan, oh, di ba? Oo, yun nga. Susumbian diyan para sa kusina mo. Oo. Oh, di ba, Tay? Oh, huwag mo nang patulan yung mga nangaaway sa iyo. Ayaan mo na lang. Oo, nakarinig ka ng masamang sinasabi sa kaliwang tenga mo, labas mo sa kanan. Tama 'yun. Kasi ay wala ka namang makukuha doon. Diba? Patulang ko, laging lalong lalala. Lalala. Hanggang sa pati ako napasama. Oo. Ipagdasal mo na lang, pag-pray mo na lang, na maliwanagan ng kanila mga isip. Para hindi na nila gawin yung mga bagay na ginagawa sa iyo na wala namang dahilan. No? Tay Willie. Nung gabi nga pagtulog ko dito, lagabong lalaan dyan, lagapak na. Binabato ka? Oo. Buti, pag tinamaan yun, mababasag yan kasi hardiplex yan, Tay. Ayun, hindi, papakita ko naman sa inyo. Mababasag yan. Papakita ganito ang gawin mo, pag ginawa uli yung magbatuhin ka, kunin mo yung ebidensya, dali mo sa barangay,
sumbong mo sa barangay. Yun, para malaman mo kung anong dahilan at bakit ka ginaganito nila. No? Hindi ko naman patikitibuan yung pinisyala nila kasi papakita ko sa inyo at sa barangay. Tama yun, tama yun. Eh basta't wag kang papatol, no? Kasi gagawin yan, ipoprovoke ka nila para sa away, pero wag mong gagawin yun kasi unang-una may edad ka na rin nung laban mo sa kanila, mga bata pa sila. Nag-iisa lang pati ako. Nag-iisa ka lang dito, wala kang kamag-anak dito. Wala na nga pala si Nakulin at Jojo, no? Wala na ako, pero nag-alis na, nagpunta na sa Surdaw yun yata. Albay? Albay. Dating lugar, doon ang galing si na Jojo eh. Yun. Albay. Binigta yung mga yero doon sa mismo kapatid din. Ah. May kapatid ba ganyan dyan? Oo, tama. Binintan. 1,000 daw sabi ng asawa. Yung lahat ng yero. Oo. Eh, wala ka akong magagawa at yun ang pasya nila. So, bumalik siya doon sa probinsya nila sa Albay. Pinalingan, aanalisa nila. Oo. Yun. So, wala ka na rin. Natutuwa ako sa iyo, Tatay Willie. Kasi ito na nga ang kalagayan mo rito, no? Kasi magtatag-ulan na. Oo nga po. Sabi ng pag-asa, nung nakatalikod ng mga araw, simula na raw ng pag-ulan. So, malaking tulong to sa iyo, itong ganitong bahay, no? Marami sa'yo. Naalala ko nung bago tayong magkakilala, yung bahay mo kahit kalabaw, pwedeng makapasok sa loob ng bahay. Oo. Tapos naalala ko, tinikman ni Dambo, yung paborito mong pagkain na madalas mong niluluto, yung nilagang pansit. Counting asin at bitsin. Ang sahog so, lang eh. Ano yun? Ano yung juice naman ko ay pwede. Okay lang. Mm-mm. Na ginagawa mo pa rin yung tayo ngayon? Yun ang ano ko ay pwede. Kasi kung kuan, ayaw ko nung lalagay sa ano, lalagyan lang kung anong matamis. Mahina ako dyan sa mga pag. Yung sabing spaghetti. Oh. Matamis ba gayon? Oo nga. Mahina ko nang ubo ako noon. Oo. Yun. So, sa ngayon, ginagawa ang pa rin tayo, Willie? Minsan na lang yung kuwapin. Yung paglalaga ng pansit. Ginataang pansit. Ginataang spaghetti. Bihira lang kuwapin. Ngayon, may pagka dinadalaman ako ni GM ng kuwapin, yung katulad niya ng laki mi. Oo. Saka yung sardinas. Ilalahok-lahok ko na yun. Masarap naman ang luto. Ang lasa. Pinagsasama-sama mo na tayo. Oo. Oh, lakas ng kulog. Yun. Kaya sabi ko, ngayon ako nakakuha ng ganitong pagkain na masarap-sarap talagang iulam. Pagkakuha naman, walang-wala talaga. Talbos ng gabi, pwede rin kakuha. Oo. Marami ka naman tanim. Talbos kamote. Nagkamaratay ngayon. Talbos ng gabi. Lagyan ko lang kaunting asin, suka. Alin po? Yung talbos ng gabi. Nilalaga mo yun, talbos ng gabi? Oo. Nilalagyan mo lang ng suka? Suka at saka kaunting bitsin, saka kaunting asin. Tingnan mo na yan, Papa P. di ba? Madiskarte si Tay Willie. Ngayon lang ako nakakarinig sa'yo, Tay Willie, ng mga bagong menu. Pagdating sa mga ganyang pagkain, imagine gabi. Ang alam po, ginagataan yan. Pero ikaw, nilalagyan mo lang ng suka. Yung pagkakuha pa rin ng mga bulang-bulang lang. Oo. Yung talbos lang. Yeah, mga bulang lang. Oo, talbos ng gabi. Yung kamaratay nga yung dito. Oo. Ang ginagawa, sinusukaan mo lang. Lalagyan ko kaunti suka lang para ulam na, ano? Lasa naman. Oo. Oo, lang yung kuha pa rin tuloy dito. Sige lang po. So, yung pansit, dati kasi nilalaga mo lang. Ngayon, ginagataan mo na. Bihira lang ako magpagkuha pa rin nung ginataan at minsan inuubo din ako noon. Oh, tsaka laga ano? Laga lang talaga. Tsaka baka high blood ka mamaya. Di ba? Nagpapatingin ka ba sa health center ng blood pressure mo tayo? Hindi naman ako kuwepe rin nakakaramdam na kung ano sa akin. Kaya lang, ang lako lang ko yung... Naramdaman ko lang parang kung nahihilo. Para kang nahihilo. Pagka, patingin ka. Ako nakaupo. Patingin ka sa health center din tayo para ma-check yung para BP akong, mo. Para kung nadilip ang bigla ang paningin ko pag ay baka nakaupo ka bigla kang tatayo. Normal 'yun. Mhm. Pagka nagtatrabaho na man ako, tuloy-tuloy na yung lakas ko. Ang ganda ng palibot ni Tatay Willie, may mga tanim. Kaya lang reklamo dito ni Tatay Willie. Kaya nilalagyan ng mga ganyan bakod kasi nga pinapasok ng mga
alagang baka at kalabaw, yung mga tanim niya sinisira. Kaya nilalagyan ng bakod. Pagka tag-ulan na tayo, Willie, makikita mo lalago itong mga tanim mo. Oo. Kasi kaya medyo payat sila. Gawain dahil nga sa sobrang init, no? Oo. Ano ito tayo, Willie? Ano itong mga to? Yung uling na mga dayuhan, naghingi ako ng mga durog. Ah, durog-durog na uling. Pero kung yung kuwapin ko niyan, yan ito yung tuyo. Ha? Ito yung tuyo, yan na ano. Anong gagawin mo dyan? Ay gaga, eh, pang luto mo? Hindi ko, pero basta kung mayroon ka akong mapag kunan ako dyan na bibili niyan, edi ibibenta ko sa kanila. Ah, may plano kang ibenta. Oo, kasi wala naman akong pugon. Mm-mm. Gato lang ay kahoy ang... So hiningi mo yan doon? Hiningi. Yan yung mga hindi na nila kinuha? Oo. Ang mga reject na sa kanila? Na. Tingin mo naman, pwede pa? Sabi ko, maganda pagkakakot sa mga nagbabarbecue dyan sa... Ay, tama, sa oo. So pagkakakitaan mo pa rin. Ano tayo, Willie? Masayang okay. Naman kako kung yan ay iiwanan ninyo na hindi pakikinabangan ng tao. Na, tama. Kaya inipon-ipon ko naman kahapon. Mm-hmm. Ganun talaga ang mahihirap, madiskarte, no, tayo, Willie. Saan sila nag-uuling? Doon sa New Gondo, na pinaputol ba ko, Efren, yung mga binubuhay na kahoy na anong tawag noon? Mga tanim nila? Yung mga tanim noon ang ano. Ah, baka naman meron silang permit to cut sa DNR. Oo, mayroon nga. Oo. Ngayon, tapos inuuling. Pinaputol na. Oo, kasi bawal yan eh. Okay. Bawal nung putulin yan, dapat meron kang permiso sa DNR. Okay, tawag doon Tatay Willie, permit to cut. Ay, yung pagputol. Tapos pag dinala mo yung pinutol mo, may permit to transport pa yan. Yung pagputol lang, mayroong babae silang kasama. Sa permit to... dalawang lalaki nagchichinso, nililista yung mga puno. Oo, kasi doon sa permit to cut nila sa DNR, merong nakasaad doon kung ilang puno ang puputulin. Yo. Kung saang lugar sila puputol. Oh, lahat naman dyan, pati tama sa po. Dyan sa may parte dyan. Oo, oo. Ibigas ka pa? Meron pa naman po, meron pa naman ko, April. Yun, ay may bigas pa. Mm-mm. Okay. Marami-rami pa, ano po? Bigay pa ni GM na bigas niya. Oh, ganun ba? Sa unti-unti ay... Lalang kayong ulam? May kape, asukal kayo? Eh, dami pa ako, April, na ano, meron akong asukal, kape. Wow. Yan yung sinasabi mo madalas na pagka umaga, hanap mo talaga ang kape. Oo, kuwapin nyo. Pareho tayong dalawa tayo, Willie. Kape. Pagka umaga, pagising ko, inuuna ko muna dalawang basong tubig ng maligam-gam. Yeah. Pagka inom ko yan, after 10 minutes, kape na agad. Ayan. Tayo, Willie, dyan mo ito. Pasensya ka na dito. Bili ka ng pangkain mo ulam. Thank you, kuwapin. At... malaking tulong na rin ito sa akin at maibili ko ng marami-raming asukal at saka ulam. Eh, yun. Kung hindi dahil sa iyo, talagang malaki na ang kwan. Kaya bahala na Panginoon Diyos sa inyo. At sabi nga may mga pusong kwan, bihirang gaya na may mga mabuting loob. Hindi nga ninyo ako hindi naman ninyo ako tinitigilan sa pagtulong. Kaya malaki po pa sa salamat ko sa inyo. At yun nga, kahit hindi ako kano-ano ninyo, hindi ninyo ako pinapabayaan. Kaya ako bahala na Panginoon Diyos sa inyo na gumanti. Salamat Kuya Efren, at kung hindi dahil din sa kay Kuya Efren, hindi makakarating yung mga tinuturong ninyo sa akin. Please na kami tayo. Ingat ka. Ingat. Okay, Kuya Efren. Maraming salamat.